Magandang araw po sa lahat. Welcome po sa ang salita ng Diyos sa ating gabay. Ngayon po ay May 13, 2020 at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kabanata 15, talata 1 hanggang 7. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayun din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo nananatili sa akin. Ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay matutuyo at itinatapon, gaya ng mga sanga. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagi sa apoy at sinusunog. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibigay iyon sa inyo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po magandang araw sa lahat, lalo na sa aking mga kasamahan sa 4th Infantry Diamond Division Philippine Army, ang aming mga pinuno, kawal at kawani, at ang mga pamilya ng bawat Diamond Trooper, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sinabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang makapagbunga ng marami. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Sa araw na ito, ginugunita din natin ang kapistahan ng Our Lady of Fatima, the apparition of the Blessed Mother to the three children shepherds in Fatima na sina Francisco, Jacinta at si Lucia. Nagpakita ang mahal na ina sa kanila sa loob ng 6 na buwan mula ng May 13 hanggang October 13, 1917. At nangyari ito noong naharap din ang mundo ng isang malaking hamon, malaking krisis, ang krisis sa kapayapaan. At ang tatlong mahalagang mensahe ng mahal na ina sa sanlibutan ay ang pagbabago ng puso, conversion of heart, repentance from sin, and the consecration of the world to the Blessed Mother sa pamamagitan ng pagdadasal ng rosaryo. At ang ating ebanghelyo nagbibigay sa atin ng mahalagang paalala. Ang sabi ng Panginoon, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin ay makapagbunga ng sagana. Dahil hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Ito ay magandang paalala para sa ating lahat sa pagharap natin sa crisis ng COVID-19 pandemic. Dahil lahat tayo, mayroon tayong mga planong gawin at ginagawa upang malampasan ang krisis na ito. Ang simbahan, ang mga Christian denominations and organizations, ang pamahalaan, ang non-governmental organizations, even the private sectors and the private individuals. Lahat tayo, mayroon tayong mga initiative. Mayroon tayong mga ginagawa at gagawin para malampasan ang pandemyang ito. Nagbibigay sa atin ang ating Panginoon na mahalagang paalala na magtagumpay lamang tayo sa ating mga pamamaraan kung kapiling natin ang Diyos, kung kapiling natin ang ating Panginoon. Dahil hiwalay sa Kanya, wala tayong magagawa. Na ang ating Panginoon nagpapaalala sa atin that we need to strengthen and deepen our relationship with Him because apart from Him, we cannot do anything. Kaya sa pagharap natin sa krisis na ito, harapin natin ito kasama ang Panginoon. Harapin natin ito
na humahawak tayo sa kanyang kamay. Harapin natin ito na kumakapit tayo sa kamay ng Panginoon. Sa ating Panginoon tayo humawak, sa Panginoon tayo kumapit, upang tayo ay magtagumpay at maligtas. Maring ang tanong natin ay, kung si Jesus man pala ang makapagligtas sa atin, kung si Jesus ang ating kailangan, bakit po tayo dumadaan ni Maria na kanyang ina? Una po, dumadaan po tayo. Kailangan po nating dumaan sa mahal na ina. Dahil ang mahal na ina lamang, ang lubos na nakakakilala kang Jesus na kanyang anak. Kaya kung gusto nating kumapit sa totoong Jesus, ang mahal na Birheng Maria lamang ang makapagturo sa atin, makapagsabi sa atin, ang makagabay at makadala sa atin papunta sa totoong Kristo. Kaya kung gusto mong kumapit sa totoong Jesus, lumapit ka kay Maria. Tingnan mo si Maria at pakinggan mo ang mahal na ina. Kung nakilala, kung nakikita mo ang mahal na ina, makilala mo rin ang ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoon, ang kanyang physical, human qualities ay carbon copy ng mahal na ina. Dahil sa Jesus, wala po siyang human father. Jesus was conceived with the power of the Holy Spirit. Kaya ang aspeto ng kanyang pagkatao ay 100% nagmumula kay Maria. Kaya lumapit tayo kay Maria para kumapit sa totoong Kristo, totoong tagapagligtas. Pangalawa, dadaan tayo kay Maria dahil kahit paman sa lumang tipan, ang mga tao na nananalangin kay Yahweh, kinakailangan nila ang isang tulay papunta kay Yahweh. Noong ang Diyos sa libro ng Numbers, chapter 21, verse 7, nang pinarusahan ng Diyos ang Israelita dahil sa kanilang pagrereklamo at pinadalan sila ng mga makamandag na ahas. Marami sa kanila ang natuklaw, marami ang namatay, nagsisi ang mga tao, at imbis dumiritso sila kay Yahweh, lumapit sila kay Moses. Nakiusap sila, sila nangumpisal at sabi nila, Moses, nagkasala kami laban sa Diyos at sa iyo. Ipanalangin mo kami na alisin ni Yahweh ang mga ahas na ito. Nanalangin si Moses, pinakinggan ng Diyos ang kanyang dasal at naligtas ang mga Israelita. Kailangan po natin ang mga matuwid, ang mga banal sa ating pagpanalangin. Dahil sabi nga ni Santiago sa kanyang sulat, chapter 5, verse 16, ang panalangin ng mga matuwid ay makapangyarihan. The prayer of a righteous man is powerful and effective. At ang Panginoon mismo, ang Diyos, ay nag-utos sa mga makasalanan na manalangin sa Kanya sa pamamagitan ng mga matuwid at banal. Yan po ay ayon sa libro ni Job, chapter 42, verse 6 to 9, na mayroong tatlong magkakaibigan na makasalanan. At sinabihan sila ng Diyos, mag-alay kayo ng pitong toro. Ibigay ninyo kay Job at si Job ang manalangin para sa inyo. Dahil hindi ko papakinggan ang inyong mga dasal, maliban kung ito ay idadaan ninyo kay Job. Na kung ramdam natin ang ating katayuan sa harap ng Diyos, kung alam natin ang ating kahinaan, kung ramdam natin ang ating pagkamakasalanan, kailangan natin na dumaan sa mahal na ina. Pangatlo, kailangan nating dumaan sa mahal na ina dahil si Jesus mismo ang nagbigay sa atin kay Maria bilang ating ina. Noong siya po ay nakabayubay sa krus, ayon sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 19, verses 27 to 29, nakita niya ang kanyang ina at ang pinakamamahal na alagad na nakatayo roon. Tiningnan ni Jesus ang kanyang ina at ang sabi, narito ang iyong anak. Tiningnan niya ang pinakamamahal na alagad at ang sabi, narito ang iyong ina. At mula sa araw na iyon, ang mahal na ina doon na umuwi sa tahanan sa pinakamamahal na alagad. Na sa pinakamamahal na alagad, ipinaubaya ng ating Panginoon ang kanyang ina. At sa mahal na ina, ipinaubaya ng ating Panginoon ang pinakamamahal na alagad.
Kaya pag itinuturing mo ang iyong sarili na alagad ng ating Panginoon at pinakamamahal na alagad, kailangan mong tanggapin ang mahal na ina, na iyong ina. Dahil sa pinakamamahal na alagad ng Panginoon, ipinaubaya ni Jesus ang mahal na Birheng Maria. At sa mahal na Birheng Maria, ipinaubaya ng ating Panginoon ang kanyang mga pinakamamahal na alagad. At kahit doon lamang sa habang nakabayubay sa krus ang ating Panginoon, niya idiniklara na ang mahal na ina ay ina na mga pinakamamahal niyang alagad. Ngunit ang role na ito ay ginagampanan ni Maria mula pa sa umpisa. Ang isa sa pinaka mabisang halimbawa nito, noong si Maria, si Jesus at ang mga alagad ay inanayahan sa isang kasalan ng Kana, na true to her nature as a mother, sa lahat ng panauhin na nandoon, habang ang lahat ay nag-i-enjoy sa pagkain at pag-ipag-usap sa ibang mga panauhin, si Maria ang unang nakapansin na mayroong problema ang mag-asawa. At agad-agad, sinabi niya sa ating Panginoon na kanyang anak, "Anak, naubusan sila ng alak. Mayroon pong problema ang bagong ikinasal." Ano ho ang unang reaksyon ng ating Panginoon? Sinabi ni Jesus, parang gustong sabihin ng Panginoon, "Nay, hindi naman tayo ang naghahanda. Hindi naman tayo ang host. We are just invited guest here. So kung naubusan sila ng alak, ano bang pakialam natin diyan? And besides, huwag mo akong sabihan kung ano ang aking gagawin dahil hindi pa dumating ang aking panahon." Ngunit si Maria na nakikilala ang kanyang anak, imbes sabihin niya sa waiters na pasensya na dahil tumanggi ang aking anak, dahil nasabi na hindi pa dumating ang aking panahon, anong sinabi ni Maria? "Sundin lamang ninyo ang sasabihin ng aking anak. Just do whatever my son tells you." And after a while, na sinabi ng Panginoon, "Punuin ninyo ng tubig ang mga banga." Kanilang ang pinuno. Sinunod nila ang advice ng mahal na ina. At nang sinabi ng ating Panginoon na ibigay sa mga panauhin ang what was supposed to be water, ito ay nagiging pinakamasarap na alak. Nang unang milagro na ginawa ni Jesus ay nangyari hindi dahil sa kagustuhan ng Panginoon, kundi dahil sa pakiusap ng mahal na ina, dahil sa dasal at intercession ng mahal na ina. At yan po ang kapangyarihan ni Maria, na si Maria hindi po Diyos. Hindi po kailanman naging Diyos si Maria, naging anghel si Maria, nananatili siyang tao. Pero ang kanyang kapangyarihan ay ang pagiging ina ng anak ng Diyos. Mayroon siyang power of influence. Pwede siyang makiusap sa ating Panginoon, tulad ng kanyang ginawa sa kasalan sa Kana. Pakinggan lamang natin ang advice ni Maria. "Sundin ninyo ang sasabihin ng aking anak. Do whatever my son tells you." Nang nagpakita ang mahal na ina sa tatlong batang pastol, kanyang sinabi ang mahalagang mensahe para sa sanlibutan. Habang ang sanlibutan at that time ay naharap sa isang malaking krisis sa kapayapaan, pagbabago sa kanilang mga puso, pagsisisi sa kanilang mga kasalanan, at pag-consecrate ng mundo at ng kanilang sarili sa ating Panginoon. Na sa pagharap natin sa crisis na ito, maaring ito din ang panyaya sa atin ng mahal na ina. Ang pagbabago sa ating mga puso, ang pagsisisi sa ating mga kasalanan, at ang pag-consecrate ng mundo at ng ating sarili sa Diyos. Mga kapatid, inaanyayahan tayo ng Panginoon na kumapit sa Kanya. Kumapit sa Kanya, humawak sa Kanya, dahil hiwalay sa Kanya, wala tayong magagawa. Ang mahal na ina ang nagsasabing, "Sundin lamang ninyo ang sasabihin ng aking anak." Kaya kumapit tayo sa ating Panginoon sa pamamagitan ng mahal na ina. Ito po ang kanyang gabay. Manalangin tayo. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
Panginoong Jesus, maraming salamat sa pagbibigay mo sa amin, sa iyong ina, na magiging aming ina, ang mahal na Birheng Maria. Naway, tulungan mo kaming magiging karapat-dapat na mga anak ng mahal na Birheng Maria. Ingatan mo ang bawat isa sa amin, ngunit lalong-lalo na ang mga pinuno, kawal, kawani, at mga pamilya ng Team Diamond, Team 4ID. Gawin mo kaming mabisang instrument mo sa kapayapaan at kasaganaan sa mga taong aming pinaglilingkuran sa rehiyon ng Northern Mindanao at Caraga Region. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. At sumayin niyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.